Magandang araw mga bata. Ang ating unang aralin sa sining ay ang pagguhit ng sinaunang bagay. Okay po, sa pagguhit, ang unang kailangan natin ay kailangan natin ng lapis. So, ang lapis dapat tinasahan siya. Medyo matulis yung kanyang pagkakatas ha. Ruler at ng ating malinis na papel. Okay, so sa pagdodrawing, kailangan magsisimula tayo sa paglalagay ng tinatawag natin na borderline. So, umpisa na natin. Ayan, so may borderline na tayo. Okay, ngayon, ang susunod, kailangan, tingnan natin yung balance. So, ang balance, dapat tatantsay natin kung saan natin ilalagay yung ating iguguhit na isang bagay. So, dahil sa ang ating aralin ay tungkol sa pagguhit ng banga, so, tatantsay natin na hindi sasagad doon sa borderline yung gagawin natin. Dapat, ang ating guhit ay nasa gitna. So, paano ginagawa yung pagguguhit? Una, hindi mo masyadong ididiin yung lapis para pag nagkamali ka, madali siyang burahin. Okay po, let's go! Ito na yung pinaka-sketch ng ating banga. Ngayon, sisimulan natin siyang linawin at gagamitin natin ang pamamaraan na tinatawag na cross-hatching or contour shading. So, alin man dun sa dalawa. Pero, dun muna tayo sa cross-hatching. So, paano ginagawa yung cross-hatching? So, gagamitin natin ito ng ruler mamaya para maganda yung pag-X ng mga linya. So dito, sa banda dito, tayo ay maglalagay ng imaginary na araw. So lalagyan natin yung araw. So kung nandito siya, yung liwanag ay papunta dito sa side ng ating banga. So lagyan natin ng araw. Okay, so yung kabilang side na walang araw, dito ngayon yung darker side at dito natin gagawin yung tinatawag natin na cross hatch.
Ito na ating banga. So, kung titingnan natin yung pagkakaguhit, ito yung tinatawag natin na cross-hatching, kung saan nag-XX yung linya. Okay, kung sa kabilang side, dahil nandito yung araw, siya yung nasisinagan. Kaya, light dito, wala siyang shade ng cross-hatching. So, dito, dark side, at ito yung kanyang pinaka-shadow. Okay? Sana may natutunan kayo sa pagguhit ng sinaunang bagay. Ito ay isang uri ng pagguhit na walang ginagamit na kulay. Okay, so ang tawag dito sa style na to ay cross-hatching. Maraming salamat!